For today's video, mga kabutingting, ito, pisa na yung tatlong inakay natin dito sa ating project, Misty Ewing Split Opa. Ayan, diba? So, tatlo. Kakapisa lang nung isa ngayon, yung medyo maliit yung gumagalaw-galaw. Tapos, ayun yung dalawa, medyo malaki na. Ayan. Tapos, yung isang itlog na yan, fertile pa yan. So, palagay ko, bukas o sa isang araw, pwedeng mapisa na rin itong isang itlog na natitira na to. So maganda yung clutch na mga breeders natin ngayon, no, dahil apat na itlog yung fertile at tatlo na nga yung napipisa. Ayan. Tapos mapipisa pa yung isa na yan. So eto yung breeders natin. Ayan, no, isang magandang Blue Opa Misty at isang DF Ewing Pastel na possible split o 5 cock. Kaso mga kabutingting, yung cock natin na to hindi pa naglalabas ng visual. So ngayon, pang fourth clutch na nila, kapag wala pang visual na opa, palagay ko negative na to sa pagiging split opa. So possible lang naman kasi siya. From the word possible, posible lang na split opa. No, posibleng oo, posibleng hindi rin. Yeah, so ngayon magkakaalaman tayo dito sa fourth clutch kung mayro magiging visual opa line dito. Kung wala man, okay lang, at least maganda yung breeders natin, no, maganda yung pag-breed nila. Yeah, so mga split opa naman to if cap, 'di ba? So, mga Misty Ewing Split Opa if cap. Ayan, sarado natin ito para hindi masyadong ma-stress. Ayan. Tapos dito mga kabutingting, may nest box na, o, diba? Dito sa ating project split-split. Ayan, split-split ito mga to. Split dilute, split pill follow yung mga magiging anak nito kapag ka nag-breed. Ayan, so kuha tayo kahit na isa o dalawang clutch lang dito kay 10-10. Tsaka sa green pill natin na mukhang ang hen. Ayan, kakalagay ko lang ito. Kaya hindi pa sila pumapasok. Pero meron na rin tayo nilagay dito na kusot para pwede na rin gamitin. Ayan, medyo masigip pa. Ayan, medyo basa-basa kasi dahil syempre dinisinfect ko muna para na talagang malinis. Ayan, no? So, may kusot na rin yung kulungan natin. O yung nest box pala natin. Ayan, yung puti. Diba? Sakto-sakto yung sukat ng nest box na to. Kasukat niya rin yung ibang nest box natin dito sa sulok. Ayan, no? So, bali 8x10. Ayan, diba? Sakto-sakto. Terno-terno yung mga nest box natin sa dulo, diba? Ayan, so antayin na lang natin mag-breed si Natenten doon. Tapos dito mga kabutingting, check natin yung mga inakay natin dito na malapit na nating i-harvest, no? So yung dalawang breeder natin dito, may mga inakaya mga yan, alam ko mga 1 week na lang pwede nang i-harvest. So check natin ngayon kung kamusta na. Unahin na natin dito sa ating cage number 1 mga kabutingting. Dito isa lang yung inakay natin . Pero medyo malaki-laki na rin. Ayan, no? Kompleto na yung balahibo. Nakikita ko nang bumababa ito . Ayan, medyo maliit pala yung size niya. Ayan, pero yun nga, lumalabas na, kompleto na yung balahibo niya. Ayan, no? So, antayin na lang natin yan na kumain mag-isa para pwede na natin iwalay. Siguro pagsasabay na natin to, at saka yun nandito sa cage number 4 natin sa baba. Ayan, so ito, isang SF Bio na Opaline Sex Link Hen. Ayan, so sure hen na to kasi yung breeder natin, isang Opaline Cock. Ayan, at isang bio parlo ewing na hen, normal fisher. Ayan, kaya lahat ng iyanak na opaline, automatic hen na itong mga to. Tapos yung mga hindi magbivisual, mga split opa. So, ito, check naman natin yung nandito sa may ibaba. Ayan, sa ating cage number 4. Sabi ko muna ipuha natin. Labasin natin mga breeders natin. Yun, dito naman mga kabutingting, mga back-to-back opa yung meron tayo. Kaya yung mga anak nila dito, lahat opa lines. Tapos hindi natin kaagad malalaman kung sino yung cock at kung sino yung hen. So hindi obra yung sex link dito. So lahat yan, possible cock, possible hen. Or pwedeng mag-hen, pwedeng mag-cock. Ayan. So dito meron tayong DF Bio. Ito yung medyo malaki-laki na. Ayan, no? DF Violet opa line. May itlog pero ano yan, luma na yan. Tapos ayun, yung ating SF Bio na Ewing opa line. Ayan. So pagsasabay na natin yan, at saka yung nag-iisa doon sa itaas. Kasi ito, ano na lang din siguro to. Siguro mga 10 days pwede na rin i-harvest yung dalawa na to. Kasi itong isa medyo maliit pa. Yung isa kahit 1 week siguro pwede na . Ito lang, ayan, hihintayin pa natin itong medyo mas bata ng konti. Kinukumpleto pa niya yung balahibo niya . Ayan. Tapos yung itlog na yan, itatapong ko na rin yan. So pwede ko nang alisin yan kasi malalaki naman na yung mga inakay natin. Hindi kasi ako nag-aalis ng mga
infertile na itlog kapag maliliit pa yung inakay kasi baka magtampo yung breeder. Ayan, so ako ganun yung ginagawa ko. Inaalis ko lang pagka yung mga ganito nakalaki, yung mga napisa. Ayan, so sarado na natin to. Ayan. So ayun mga kabutingting, malapit na tayo mag-harvest dito sa dalawang breeders natin. Dito meron din tayong inakay, kaya lang maliliit pa. So matagal pa to. Mga isang buwan mahigit pa to. Ayan. Ito, so isang green opa, sure na to, green opa tong isa, medyo maliit. Tapos yung isa, green feather na split opa F-cock. Yan, matagal pa yan, maliliit pa, wala pang balahibo. Sarado na natin to. Yun. Yun. Tapos ayun mga kabutingting, meron nga pala tayong magandang balita ngayon di sa ating breeding area dahil yung pinakahihintay nating mga pamigay lines, eh yan, ang itlog na ngayong araw. Yan, yung mga Alps 1 natin, meron na silang itlog sa wakas. So, ang tagal din natin hinintay na mga itlog itong mga to para meron nga ako maipamigay sa inyo na magagandang Alps 1. Yan, pasensya na kayo sa suit ko. Dugyot pa ako, katapos ko lang gawin yung nest box natin. So, palabasin muna natin yung mga Alps 1 natin para masilit natin yung unang itlog nila. Yun, lumabas na. Ayan, silipin natin ha. Maliwanag dito, nakatutok yung ilaw. Yun o, oh, sa wakas, makakabuting-ting ng itlog rin. Ang tagal kong hinihintay mga itlog yung Alps 1 natin ito para magkaroon nga tayo ng mga pamigay lines natin dito. Ayan o, oh, mga nagbabantay dun sa entrance. So, yung sumisilip pa yung nanay. Oh, diba? So, matagal-tagal pa to kasi syempre, kukompletuin pa yung itlog tapos uupuan pa. Tsaka natin palalakiin yung mga inakay. Pero okay lang yun, at least meron na tayong hinihintay dito sa magagandang Alps 1 natin. Magaganda rin tong mga to. Gandang-ganda nga ako sa kulay nito eh. Ayan no. Oh. Diba? So, walang gantong kulay sa Alps 2, mga kabuting-ting sa Alps 1 lang. Ayan no. Oh. So, creamy no yata to. Yan, oh, hindi kasi ako masyadong familiar pa sa mga mutations na meron ng Alps 1. Katulad nitong Alps 1 na meron ako dito. No, hindi ako sure, pero alam ko creamy no nga to. Kasi pula ang mata nito. Ayan, oh, puting-puti yung mukha, tapos dilaw yung buong katawan, tsaka yung tuktok ng ulo, di ba? So, siguro maganda kung magiging opaline pa to. Ayan, oh. Kasi may mga opalines din na mutations sa Alps 1. So, gawa tayo ng Alps 1 na Cremino Opaline. Ayan, yung purong puti talaga yung ulo. Diba? So, ang ganda niya mga kabuting ting. Tayo natin yung mga anak niya na tayo. Pamimigay ko nga yung ilan sa mga magiging anak netong ating mga Alps 1 na to. Yan, sa wakas, proven breeder na ngayon yung mga ibo natin dito. Yan, tapos dito mga kabuting ting. Ayan, o, tatlong araw na lang, September 13. Expected date of hatch natin. So, adjust ngayon. Tatlong araw na lang mga kabuting ting ha. Pwede na tayo makakita ng mga red eyes na inakay dito sa ating parisan ng ating green pill follow split opa at sa ating blue opa split pill follow. Yan. So, first time natin yun na makapag-breed ng ganong ibon, no? Yan. Tapos dito mga kabuting-ting, you know, bagsak na yung puwetan ng yellow bulls natin. Yan, no? Itong ating green desino. You know? So, akala ko nga mangingitlog na kanina pero wala pa. So palagay ko bukas o sa isang araw, pinakamatagal na mangitlog yan sa isang araw. Bukas, alam ko mangingitlog na yan. Tingnan natin bukas, check natin. Yeah, so maganda mga kabuting-ting yung breeding natin. Dito na lang tayo sa side na to, naghihintay ng mga pabuga natin. No? Yung mga opa misty natin dito. Tsaka syempre, ito mga dan follow natin. No? Mga post-dan, sana maglabas na mga dan follow to mga to. Ayan. So ayun muna yung update natin dito sa ating breeding area. Abang-abang lang tayo sa Alps 1 natin. Pamimigay ko yun. Kaya like, share, and subscribe. Ingat mga kabuting-ting.